Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po si Yuricito to learn with me, brand ambassador ng World of Feng Shui and Business Associate. Ano po ang ating pag-aaralan ngayong araw na to? It is the continuation about how to use the Feng Shui Diary, okay? How to use the Feng Shui Diary. Kasi dito, may mga bumibili na hindi nila tinitignan kung ano ang laman ng diary na ito at yung almanac. Okay, Feng Shui Diary and Feng Shui Almanac. Hindi natin alam. Ngayon, may daily flying star tayo dito. Ano yung daily flying star? Yung energy. Hindi lang buwan-buwan, hindi lang taon-taon, hindi lang every 20 years na nagpapalit ang energy. Araw-araw yan. Araw-araw. So, nandito nakalagay dito. Okay? Daily flying star. Ayan, nakalagay dyan. Daily flying star. Daily flying star feng shui. Okay? So, nandito ngayon yung mga numbers na yan. Kaya nga, ang buhay natin ay nagmumula sa 1 hanggang 9. Okay? 1 hanggang 9 ang buhay natin. And then, ang good is nandyan. Nakalagay dyan. 1, 4, 6, 8, 9. And ang bad numbers is 2, 3, 5, and 7. Ngayon, ang number 9 is magnifying number. That is magnifying number. It magnifies the malas. It magnifies the swerte. So, kailangan natin alamin kung ano yung mga magagandang, di ba, lagi kong tinuturo sa inyo. Ang white numbers are the 168. And ang good numbers are 1, 4, 6, 8, 9. Okay, 1, 4, 6, 8, 9. Ngayon, ang 9 is magnifying number. When 9 magnifies to the good number, it doubles the swerte. When 9 combines with the bad number, it doubles the malas. Kailangan alamin natin yan. I-incorporate natin yan sa ating, saan? Sa ating phone number. Tapos, sa plate number natin. Napag-usapan na natin last time about the plate numbers. Kailangan aware po tayo dyan. Kailangan po aware tayo sa mga nangyayari sa ating pang-araw-araw na energy para maiwasan natin ang malas. Okay? Katulad ngayon, today is bad for signing a contract. But it is good for business. So, okay kayong live selling. Ganon. Kaya kailangan natin ng planner. Okay, we need the planner. So, the 9 daily flying star nandito, yung nakalagay dito. Here are all the 9 low shoe charts. Ang sinasabi nila, yung low shoe. Kaya dito nakalagay dito kung anong low shoe tayo ngayon. Today is August 19. So, August 19 is, wow, maganda. Kasi, low shoe 5, I am kuha number 5. So, ibig sabihin, ang mga West Group person, ngayong araw na to is very good. Okay? Kailangan nating malaman, ano ba si low shoe? Nakalagay dito, kaya lang tinatamad lang kayo talagang magbasa. Sa totoo lang, ano, gusto ninyo is spoon feeding, ha? Okay? So, this is really very good. Okay? This is really very good for you to know kung ano ang low shoe, ibig sabihin ng mga number na yan. Okay? Kailangan nating malaman. So, mag-proceed tayo ngayon. So, today is low shoe number 5. Ibig sabihin that is earth element. And good for me being a kuha number 5 and number 8. Kasi babae kasi ako, kaya I will go to the northeast number 8. Okay? Paglalaki ka naman number 2. So, West Group person is good today. Okay? Now, let's proceed. Kasi hindi nyo talaga naintindihan, kumbaga, okay? Ngayon, how to read and use the compass? Nandito rin. How to read and use the compass. So, kailangan nating
kumuha kayo ng compass, mas maganda ang compass ng Word of Feng Shui dahil talagang maganda siya talagang gamitin, okay? Ano, kailangan tignan ninyo yung facing direction. Ngayon, irorotate nyo ngayon yung yung bezel sets, the red north, kailangan magnetic north tayo. Ngayon, i-align yung needle, i-align ninyo sa gitna. This indicates magnetic north. Yun sinasabi ko sa inyo kanina. Ensure you do not move or rotate the compass when you do this. So, the white knots of the fixed blue dial marks the exact direction compass is pointing at. Kailangan tignan mo yung magnetic north kahit paikot-ikutin mo pa yung compass, iisa lang talaga ang mapupuntahan niya. So, now, ang important tips dito, take 3 or more readings. Kailangan, ay nako, paano ko ba maituturo sa inyo na ang feng shui talaga po ay, yun na nga yung sinasabi ko, kailangan 3 yung readings ninyo dyan. Kailangan, it's time standing a slight distance away to ensure accuracy. Kailangan maging accurate kayo sa ginagawa ninyo. Iyan natin at tinuturo ko na sa inyo ng libre. Okay? Take one reading. Kailangan may one reading kayo from just inside the front door looking out. Front door looking out. Okay? Iba sa gitna, iba sa front door, and iba dito sa veranda. Okay? Kailangan tignan ninyo kung saan yung magandang location talaga. Kasi hindi ka po pwedeng isang direction lang ang titignan mo. Kailangan tignan mo yung direction ng ng door sa gitna and sa veranda. Take a second reading from about 3 feet inside the door. Ayun, 3 feet inside the door. And then take a third reading from about 15 feet inside the home looking out. Okay? Then take an average of 3 readings if you want to get a reading of the main door direction. So make sure you do not stand near magnetic appliances kasi nga may magnet kasi yung needle. Okay, may magnet ang needle niyan. Such as cellular phones, television, radios, speakers and so forth when taking direction kasi magnetic kasi yan eh. Magnet, may magnet siya. So you need to know about that. Ngayon dito, eto na yung yung about the Kuwa number. Okay? Every year nilalagay ito ni Madam Lilian sa Feng Shui Diary and Feng Shui Almanac. So kailangan alamin po natin 'yan. So we have the 4 good direction and 4 bad direction. Ngayon, eto auspicious and inauspicious, swerte at malas na direction based on your Kuwa number. What is your Kuwa number? This one. Face an auspicious direction when never doing something important. Okay? When trying to close a deal, sitting down to work or eat, giving a presentation, kailangan naka you are facing on your good direction. Sitting in a classroom to learn, even when you sleep, kailangan ang iyong head is pointing to your love direction or health direction. Yan is good for sleeping. Even when you sleep, have your head pointed in a good direction. Always try to avoid facing your malas na direction. So ngayon, we have the 4 and good direction here. Dito naka-indicate dito yan. Okay, naka-indicate. And then, dito. Kailangan, kasi nga, maganda talaga itong diary kasi pwede na ninyong ilagay dyan kung yung mga good direction ninyo at kasama na ang pamilya ninyo. Okay? So, this is a very good planner made by Lilian Tu of World of Feng Shui na itinuturo sa atin. So, this is really very useful sa ating lahat. So, kailangan natin every year meron po tayo nito. This is a planner for you to learn or to jot down kung ano ba ang dapat mong gawin sa araw na ito. Nandito, kaya nga Feng Shui Diary, para ma-distinguish ninyo yung malas ninyo at swerte ninyo. So, sa mga darating na mga panahon, malalaman ninyo o mapaplan ninyo
ang mga araw-araw na gagawin ninyo. Kung tinatamad kayo, ay tamad din ang swerte sa inyo. Okay? Kailangan pagsumikapan natin araw-araw kung papaano tayo maging successful. Kasi ang pagiging successful natin ay manggagaling sa atin. So this is really very beneficial. Now here, ngayon dito, nandito, naka-state na dito kung anong kuha number kayo. For example, January 31, 1,900, parang ganon. Tapos February 18, 1901. Ibig sabihin, ang inyong kuha number, kayong mga lalaki ay number 1, sa babae naman ay number 5. Dito na o nakalagay na hindi na nyo kukwentahin, okay? Hindi na kayo magkukwenta. And then dito rin, 6 types of days based on your animal sign. Nandito rin, nakalagay din dyan. Very useful, okay? Ngayon, asan ang swerte ninyo? Anong araw ang swerte ninyo? Ang swerte ng mga rat. Lucky, may lucky day kayo, may power day kayo, may success day kayo, may obstacle day kayo, and aggravation and enemy day. Okay, nandito, nakasulat dito. So, alam na ninyo, katulad ko, I am a rabbit, okay? I am a rabbit. Tuwing 11 is lucky day natin. Ngayon, tuwing 27 is our power day, malakas tayo. Ngayon, tuwing a 12, success day natin. Ngayon, kailan ang obstacle day natin? It is on the 26th day. 26th day ang ating obstacle day. Ngayon, ang aggravation day natin is 25. Mainitin ang ulo natin. Okay? Ngayon, ang enemy day natin is 18. Mag-ingat tayo. 18. Kahapon, enemy. Totoo yun. Bakit? Ayun, may conflict. May conflict. May conflict kami ng asawa ko. Binubungangaan ako. Okay? Baliktad. Hindi ako yung nagbubunganga, kundi asawa ko. Okay, ngayon. Ano ang ibig sabihin ng lucky day? Ano ang ibig sabihin ng power day? Ano ang ibig sabihin ng success day? Obstacle day? Aggravation day? Enemy day? Nakasulat po dito lahat. Okay. Ano pa ba ang meron dito? Ay, nako. Dito na lang natin babasahin. Dito sa content niya. Ay, ang dami talaga. Ang dami. Dito ang dami. Very informative. Ngayon, ang nakalagay dito, how to use information in the Feng Shui Diary Day. Feng Shui Diary, Lunar Mansion Day, Day Attributes. Ano ang maibibigay niya sa atin? Ano ba ang Lunar Mansion? May resolution for the year, kailangan isulat na natin. Formulation of triagrams, nandyan. Marami. How to read and use the compass. Tapos, your kuwa number. And then, mountain star, 8 location in period, 8 buildings. Ayan. Water star, ano ba yung mountain at saka water star? Okay? Nandito po lahat. Ang water star is referring on money. Which is, makikita natin dito, period of 8, number 72, page 72. So, this is it. Okay? This is it. Okay? Period of 8, flying star, chart. So, dito yung facing facing south 1, 2, and 3. Okay? Facing south 1, 2, and 3. 2 and 3 is the same kasi. So, 45 degrees kasi in every degrees is 45 degrees. And then, 15 degrees is divided by 3. So, naging 45 siya. So, south 1 and south 2 and 3 is different degrees. Okay? Different ang basa niyan. So, kailangan alamin natin dahil dito ang mga numbers na ito. Ito yung mga numbers na yan. That is period of 8. Ngayon, ito si number 4. Si number 4 mapupunta sa anong tawag dito? Si number 4 mapupunta kasi facing south tayo eh. So, mapupunta siya rito sa saan?
nandito siya sa gitna, di ba? So, kailangan natin alamin lahat-lahat yan. Yung mountain star and ito kasi yung mga numbers na yan. Ito, mapupunta rito. Ito, dito sa baba, mapupunta rin sa kaliwa. At yung isa, mapupunta sa kanan. So, dito mo ngayon, i-calculate ang i-calculate yung mountain star and water star. Ano si water star? Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, ang water star is money. Okay? Ang mountain star is referring to tao. So, kailangan natin alamin yung combination of numbers. Kailangan nating alamin kapag ang 5 and 7 nandiyan na. Misfortune yan. 5 and 2, ganun, pangit yan. 3 and 7, yan, combination na yan, that is bad. So, kailangan natin, kaya nga meron kami mga feng shui consultant, dahil ito, inire-refer namin dito, kung ano ang, anong tawag dito, kung ano ang magandang direction sa inyong bahay. So, kailangan natin ilak ang malas, okay? Kailangan natin ilabas o i-enhance ang swerteng numero. So, dito na po nagtatapos ang ating To Learn With Me for the part 2 ng Feng Shui Diary. Okay, ako po si Yuri Saito na nagsasabing hate what is evil and hold on to what is good. Do not let evil defeat you, instead conquer evil to good. Maraming salamat po. Sana po may mga natutunan kayo, at yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo, dahil marami pa po tayong matututunan sa mga upcoming videos ko. Bye-bye!